Nabawasan na naman po kayong isang leader. Saklap nito, habang papalapit yung eleksyon, patuloy kayong nababawasan. Hello po mga kababayan, ito ngayon yung balita. Former Aquino Health Chief backs BBM Sara. Isa-isa na pong naglilipatan yung mga kakampon. Abandon ship. Feel nila, mga kababayan, yung bangka nila palubog na po, parang Titanic. Heading towards disaster. Sabi ko sa inyo, kaya lang, masama ang reputasyon nitong si Garin. Ito yung nasa likod ng tusukan ng panahon ni Panot. Maraming na disgrasya. Dapat kahit sumuporta ito kay Bongbong Marcos, huwag itong bigyan ng ano, baka bigyan ng posisyon. Di dapat ito makabalik sa DOH. Former Health Secretary of the late President Benigno Simeon Noynoy Aquino III has endorsed the candidacy of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in his running mate Inday. Sa bagay, incumbent congresswoman po ito sa ano, sa Iloilo. Pumunta kahapon sa Iloilo, mga kababayan, si Bongbong Marcos from Bacolod City. Yung Bacolod, ang dami mga bastos doon na mga gagampon. Pinagbabato si Bongbong Marcos, mga kababayan, yung caravan ng mga pulyeto ng kanilang patron na si Linlin. Tapos, yung Manila Bulletin, nagpublish po ng ano, nagpublish ng mga pictures ng crowd ni Linlin. Tingnan ninyo kung maniwala kayo sa crowd niya. Yeah. Parang edited po. Ang daming nag-react dito. Ayaw maniwala, mga kababayan. Maniwala kayong crowd. Sabagay, nandun sa Iloilo si Drilon, mga kababayan. Pero yung mga tao, ayaw talaga maniwala. Yung reputasyon kasi ngayon ng Manila Bulletin, awa kasi ng mga kakampo ng Manila Bulletin, kaya ayaw maniwala ng mga tao. Balikan natin si Garing. Iloilo Representative Janet Garing, who was appointed Health Chief in 2015, made the endorsement during an interview after the rally of the unit team at the Gimbal Stadium in Iloilo was postponed following a row over its choice as a venue. Nahirapan doon na mag-hold ng meeting di Abansi kasi yung Iloilo po, yan ang lugar ni Porky Drilon. Kahapon nga nag-chance meeting sila, mga kababayan, sa isang hotel. Maganda naman. Unshaken silang dalawa. Ni Bongbong Marcos, si Drilon. Garin said she is supporting Marcos in Inday because, sabi niya, I believe in the call for unity. Saka, mga kakampon na dilawang, nabawasan na naman po kayong isang leader.
Saklap nito, abang papalapit yung mga, yung pa, abang papalapit yung eleksyon, patuloy kayong nababawasan. The other day, di ba yung balita, sila chika running for governor, pamangkini Cardinal Z. Bongbong Marcos yung in-endorse. Saklan. She senses Marcos very great motivation to deliver to the people because he wants to disprove the allegations against him. Una daw, reluctant daw siya to endorse both candidates. Now, we have decided to solidly support the UNI team for the reason that we believe in campaigning for a clean kind of politics. Saka, and we believe that he has the motivation to prove to everybody that he is not the person others are alleging him to be. A member of the Nacionalista Party, Garin said, it has his her husband, Oscar Richard Garin Jr., a local chairman of the Lakas Christian Muslim Democrats, Lakas CMD Party, who organized the rally for the UNI team. Garin said that because the stadium of public high school in Gimbal town is privately owned, there were problems regarding the holding of the rally there. She said the school principal is being bashed by members of a rival party and even threatened with a lawsuit if the rally passes through. Matindi talaga po politika, no? So, sigurado, yung nasa likod nun, mga gakampon. The Iloilo lawmakers also claimed that the other camps were using the issue to portray Marcos as an abusive candidate for insisting on holding the UNI team rally inside the school. It was decided to call off the rally to spare the teachers from the emotional and mental torture. Hindi po natuloy. You see? Nagiging ko na po eh. Nagiging emotional na po. Highly emotional yung kampanya ngayon. Iskwilaan yon, mga kababayan, privado. And it's up to the kwansana, to the school principal. And what's wrong with that? Kung walang masyadong magandang dinyo na pwedeng yung kakampon nga eh, pwede sa loob ng simbahan, sa eskwilahan pa. By the way, may nag-post doon sa messenger ko po, mga kababayan. I-share ko lang sa inyo. Ay, mga kakampon, joke ko man lang po yung sinabi kong gamitin na ninyo yung mismong mas mag-play ng mga political propaganda ni Lenlen. Tinutuo naman po ninyo. Makita niya, Mr. Maravillas. Ay, hindi na daw po, mga kababayan, tawag dito, Lord's Prayer yung kinakanta. Yan ang message sa akin eh. Pinagingkang ko yung shinare na video po. Confirm. Hindi na Lord's Prayer po. Ang bayan ko na. Sabi ko, baka may Lord's Prayer pa rin. Kaya lang, idinagdagdang lang mga kababayan na kinakanta ng choir sa simbahan. Yung ang bayan ko, team song ng mga kakampon at ito pong commemoration ng insalot.
Pinatulan ninyo yung joke ko? O sige, itodo na ninyo. Maglagay na kayo ng... gantong ka na naman na niya, Mr. Maravillas. Maglagay na kaya kayo ng... tawag doon? Ng screen, TV screen doon sa... yung malaki, yung pang-concert. Sa loob mismo ng simbahan. Tapos habang naghintay yung mga tao for the second mass. Yan, di ba? May kwan man yan, may konting oras ng paghihintay before nagsisimula kasi preparation. O mag-play kayo na ng commercial doon ni Linlin. Mag-play na kayo para solve na. Para dumami yung mga buboto kay nanay, ma-maximize na ninyo. Yan man lang, full force kayo. Sabi sa akin na, turn up ba niya ako, Mr. Maravillas? Pinasok na, totally, na-possess na. Na-possess ng mga kakampon, yung buong simbahan. Sabi ko sa inyo. Anyway, ganyan talaga ang buhay dito sa Pilipinas. Oh, pag-usapan naman natin po ito, idagdag ko na din po ito mga kababayan. Kasi, eh, by the way, yung EDSA, no, activities, wala na. Binasa ko yung mga balita sa major, ano, newspapers po. Walang EDSA load. Commentary na lang. Yung mga commentary analysis, doon nasa opinion section, may mga issue on EDSA. Pero yung mismong headlines, wala na po. Talagang ayaw na ng mga tao. Nagkatapos, minalas pa sila kasi yung araw ng insalot ngayon, dominated ng balita doon sa invasion ng Russia sa Ukraine. Tingnan ninyo mga kababayan. No? Fighting rages around Ukraine's perimeter as Russia invades from nearly all sides. Ukraine on fire, mga kababayan, and it could result, sabi ng ibang mga analyst, to, you know, a more wider conflict. Pinag-uusapan na nga po na manalangin po tayo. Everyday, panalangin po natin ang peace sa mundo. Some analysts are now saying that this could result, mga kababayan, to a possible major war, World War III. Wag naman sana po. Ayun lang. Pinag-uusapan na. Basahin ko, hindi ninyo masyado maintindihan siguro. Is the possibility of World War III near? Sabi po dito. Basahin ko. Real conflicts between Ukraine and Russia arise as their interest clashes. The Russian invasion can pull the trigger for World War III. Sabi po rito. You see? Sabi rito. While other countries' leaders try to persuade Vladimir Putin, the talks are not heading on a positive note. Ano na ninyo?
yung mga leaders ng mundo, sana, kinukumbinsi ng mga leaders ng mundo na pag-usapan na niya natin. Hindi kumbinsido po si Vladimir Putin. Nakapag-decide na niya ako, sabi ni Putin. In the last ditch, mga kababayan, last attempt ni Baygon, hindi nangyari. And this time, Ukraine is on fire. With regards to the growing World War III fears, the US and Britain had already withdrawn their embassy staff in Ukraine as a precautionary move. The US also ordered the relatives of their embassy staff to leave Ukraine. Sabi naman po ni British Prime Minister ni Boris Johnson, this is a catastrophe. You see? So, yan po mga kababayan, sabi rito, while it was the Russian-Ukraine conflict that's all over the news today, another country that could trigger World War III. Since last year, China's threat to Taiwan has been one of the U.S. concerns. You see? So yun po ang babantayan natin. What if mag-take advantage po nakita ng China? Ha? Wala man anyang ginagawa yung Western powers, hindi man niya anya umubra. Di ba? It could embolden, mga kababayan, the resolve of China. Ito na anyan pagkakataon. To attack Taiwan. Di kaya po gano'n naman yan. This is the analysis of experts, mga kababayan, sabi dito. China's bout. While it was the Russian-Ukraine conflict that's all over the news lately, ngayon, there's another country that could trigger World War III. Since last year, China's threat to Taiwan has been one of the U.S. concerns. Yung ano kasi, parehas yung kaso nila, mga kababayan. Baka isipin ninyo, Mr. Maravillas naman, baka binalalala mo lang yung, hindi man po nagkikwento, mismo mga analyst na nagsasabi. Yung kaso kasi po sa Ukraine, haros parehas ng kaso dito sa China and Taiwan. Ang Ukraine, sabi ko sa inyo mga kababayan, doon sa Bullseye News Unfiltered, binabawi lang po ng Russia. Kasi yan din sa Ukraine, mga kababayan, mga Russians. And before pang nagka-Moscow, the rest of the territories, diyan nagsimula. Yan ang lolo mismo. The great-great-grandfather. Kaya lang, umiwalay sa gatong ng mga Western powers. At gustong sumali, yun ang cause po ng conflict. Gustong sumali sa NATO. So, sa mata mga kababayan ng mga Russians, no, nanggagatong ito, inuunti-unti yung territory nila, which is to the minds of Putin. Niloloko ninyo kami rito, ha? You want to divide the country and threaten our security. And that's the reason why, ngayon,
tinake over niya. In-invade niya mga kababayan. The same case with Taiwan. Ang Taiwan po is a renegade province. Kaya nga tayo dito sa Pilipinas, may one China policy. It is a renegade province. And to the Chinese, government, itong Taiwan, mga kababayan, one day, they will take it back. You see? Kaya ito, ganito yung analysis dito ng mga eksperto sa military affairs. Sabi rito, M16 Chief Richard Moore warned that the Secret Intelligence Service single greatest priority is the growth of China. Beijing is working on conducting large-scale espionage operations against the UK and our allies. Moore added that China is eager to assert its power, which Moore referred to as tectonic plates are shifting. In his speech last November at the International Institute for Strategic Studies, he cited that Beijing is increasing military strength and desire for reunification with Taiwan pose a serious threat to global peace, as China is willing to take everything by force if necessary. For the last 40 years, the United States maintained a steady ambiguity with Taiwan. By doing so, the U.S. grew a strong economic relationship with China. And this time, mga kababayan, it's not only China-Taiwan. Dito din sa atin, nakita ninyo yung problema natin dito sa West Philippine Sea. China is asserting his claim. In comes the possible, another possible flashpoint of conflict dito po sa atin. You see, mga kababayan? But going back doon, that God, you know, doon sa Ukraine, ibigay ko ito, i-share ko ito sa inyong prophetic, prophetic scenario based sa essay na sinulat ng isang believer, si Luis Vega, in relation dito sa conflict na nangyayari ngayon, the invasion of Russia of Ukraine. Ano ba to? Based on biblical perspective, ano ba to para maintindihan natin? Sabi ko sa inyo many times, it is, you know, mga kababayan, a prelude to Ezekiel war, the Ezekiel 38 and 39 war. The ultimate target po nito ng Russia is Israel. In a research about the leader of Ukraine, ito pa lang si Zelensky po, Jewish, kita ninyo. Jewish. Na. Nasaan na yun? Ukraine's president Vladimir Zelensky is Jewish. It was not clear what exactly the Russian leader was referring to in his claims of Nazism. Kasi, sabi rito sa balita po, as published by Times of Israel, attacking Ukraine, Putin calls for denazification of country with a Jewish leader. You see? Now, going back doon sa sinabi natin that it is a prelude to
Ezekiel Ward. Sabi rito sa essay na sinulat po ni Luis Vega. What is occurring in Ukraine is the revival of Gog and Magog in the princes of the Russians for this very prophetic plundering to come. The well-orchestrated crisis in the Ukraine is just another rehearsal in priming to pump of Gog and Magog that the globalist Luciferians are preparing and setting up the stage for this eventual invasion of Israel. So kayong mga Filipino na nandyan sa Israel, mag-ready din po kayo. As the Ukrainian, OFW in Ukraine, mga kababayan, are now, escaping towards Poland. Buti naman yung Poland po ay ready naman na tanggapin yung ating mga kababayan doon. You see, as the bombardment, mga kababayan, continues right now in Ukraine. So, the enemies of God, God's people, will be spearheaded by the Russian Confederation in preparation for a prophetic plunder of Israel's wealth and natural resources. Yun po talaga yung ultimate target po ng Russia and its allies, mga kababayan. It will be Russia in league with the outer ring of Muslim nations that will be brought to the mountains of Israel and utterly destroyed by God of Israel. Yun ang hindi alam ng mga Russians. As they, started the invasion of Ukraine, and later on, mga kababayan, they will establish an empire. You see? Solidifying the forces. Di ba naging disintegrate siya? Dating USSR. Ayun. Ngayon, mga kababayan, bumabalik siya in preparation for this attacks that is, described in Ezekiel 38 and 39. Ganun pala yun. Ukraine, like so many other nations, sabi po dito, is itself being plundered just the same for this very prophetic purpose. It is a dry run. Yan ang nangyari dyan po sa Ukraine, is just a dry run for a major major war that is about to come, mga kababayan. Di hindi ako nagtaka ng itong mga experts na to sa geopolitics would say in asking, ito na ba yung simula? Is this a prelude, mga kababayan, to the next World War, World War III? Malamang. The very strategy of Lucifer has always been the same since his fall. His signature mark is to kill, steal, and destroy. That is to plunder as it divides and conquers. Humanity knows the satanic plan all too well since Lucifer divided and conquered the first human couple, Adam and Eve. Ever since the time, the same endgame of Lucifer has been used very successfully throughout the ages against people, places, and nations.
This Luciferian prophetic plunder scheme is seen in the Bible many times over. Sabi ko sa inyo, ito pong mundo natin kontrolado ng mga Luciferians eh. At ngayon, pinagsasabong nila yung mga bansa. Nakakalungkot ang nakikita nating mga pangyayari in the headlines of newspapers and television. Nakakalungkot po. Kaya sinasabi ko sa inyo, manalangin tayo. Tayo busy dito sa politika. Baka isang araw, tulad ng mga kwento ng mga Ukrainians, natutulog sila. Bigla lang narinig nila yung bumbahan po. The shelling and invasion of Russia sa kanilang bansa. So anyway, mga kababayan, shinare ko lang po sa inyo dito sa ating programa. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. Just click subscribe para lagi kayong updated ng mga kaganapan sa buong mundo. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless po.